So marami palang sistema ang trabaho na ginagawa ng mga Scalawags. Prior 2016, Mr. Chair, marami po. So yung nabanggit mo kanina, Ninja Cups, ito yung nagre-recycle ng droga. Manguhuli, i-recycle. Ano ho yung isang binanggit nyo? Ninja Lead. Ninja Lead. Ano naman ho yung Ninja Lead? These are, ito po yung mga, ano din, mga group of rogue policemen that tend to follow the yung modus ng Ninja Cups. And they were able to learn from the Ninja Cups, original Ninja Cups. And since the Ninja Cups are aiming for a bigger haul, like for example, 5 kilos up, yun po ang target ng Ninja Cups. So yung mga 1 kilo, 2 kilos, they won't really arrest that. But this Ninja Liit will now, sila po ang huhuli ng maliliit. Kaya po tinawag sila mga Ninja Liit, no? According to research, intel research po namin, Mr. Okay. Ano pa ho yung isa? So may Ninja Cups, may Ninja Liit, ano pa ho yung iba? Meron din pong... yung nabanggit nyo kanina, bangketa. Ano yung ibig sabihin ng bangketa, Cups? You know, ito pong mga bangketa group naman, they are policemen who will conduct anti-illegal drug operation but will negotiate those arrested outside the office. Ito po yung mga binabaybast. Pagka may nahuli, binaybast, may ebidensya, kakausapin yung suspect. Hihingi ng pera, pag binayaran sila ng pera, pakakawalan nila. Tama po, Mr. Chair. Itatago nila ngayon yung ebidensya. Tama po, Mr. Chair. So yan yung bangketa cups. So meron kang Ninja Cups, Ninja Liit, meron kang bangketa cups. Ano pa ho yung iba? Meron din mga tinatawag kami na bolt-in. Mga bolt-in? Halos ganun din po. It's the same. You know, pagka nakakuha po sila ng information that there is meron pong target na drug personalities na uhulihin nila and then magbo-bolt in po itong mga ito. Usually they are mga ganun din po, magkaka-badge din po, then they will conduct the operation. Again, hindi po alam ng mga kanya-kanyang opisina nila. Congressman Ernix Junicio, you have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Questions for Colonel Leonardo. Thank you, Mr. Chair. Dati po kayo sa NCRPO, Colonel Leonardo? Tama po, Mr. Chair. Anong taon po yun? That was 2015 to 2016, Mr. Chair. Opo. Ano po ang naging trabaho niyo sa NCRPO? I was assigned the responsibility of as a station commander of Station 10 and after that Station 2 of Manila, Mr. Chair. Napunta rin po kayo sa Maynila. Correct po, Mr. Chair. Saan po sa Maynila? Pandacan and Moriones, Mr. Chair. Yung Pandacan po, anong distrito sa Maynila yon? I think parang halo po yung district 5 and 4 yata po, Mr. Chair. Kundi po ako nagkakamali. Yung isa pa po sa Maynila, saan po yung nabanggit nyo? Moriones po, Mr. Chair. Saan pong distrito yon? I think sa Tondo po yun, no? Tondo po. District 1 po ng lungsod ng Maynila. Opo, Mr. Chair. District 1. Opo. Masasabi niyo po ba sa akin kung ano yung mga naging accomplishments nyo doon sa mga pagdidestino nyo o sa serbisyo nyo sa Maynila, yung pinaka-primary accomplishments po ninyo, Colonel Leonardo? I believe marami po kaming arrested wanted persons and operation against drug personalities na successful and implementation of search warrants that were also implemented successfully and filed cases against these personalities and also contributed a lot in deployment
of patrollers in those two areas, Mr. Chair. So you would say, Colonel Leonardo, that you are proud of your performance when you were assigned and you served in the city of Manila? Proud naman po kayo? Little bit, Mr. Chair. Not actually... Yes, Colonel Leonardo, because ano pong taon ulit yun? 2015 to 16? Tama po, Mr. Chair. Oh, because during that time, we were hearing medyo sumikat din po kayo noon sa lungsod ng Maynila na very... alam niyo po ba meaning ng ninja cops? Yes, Mr. Chair. Oh, can you briefly define in your own words to the committee sa sarili niyo pong definition, ano po ba ang ninja cops? Ninja cops, Mr. Chair, are these are rogue cop involved in illegal activities. They are a small group of batches of PNP non-officers, and they were able to evolve into a more organized crime group than being a with the front that they are actually conducting anti-illegal drugs operation, Mr. Chair. So, if I'm not mistaken, would you agree na yung ninja cops, parang ito rin po yung tinatawag nating narco cops, no? Would you agree, Colonel Leonardo? Well, ninja cops, it became modus, ninja modus, Mr. Chair. And tama po kayo, they are also considered narco cops, Mr. Chair. Yes, Colonel Leonardo, meaning these are the cops, no, once they ceased na mga drug items, mga droga, they tend to recycle it and sell it for profit for themselves. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So, ano po ang kayo po sa personal ninyo? Ano po ang pakiramdam nyo sa mga ninja cops o mga narco cops? Galit po kayo sa kanila? Yes, Mr. Chair, because sila po ang isa sa mga enablers. That's why yung drug situation natin noong mga panahon na yon ay lumala. At halos walang pamilya na hindi po naapektuhan yung illegal na droga na yan. Since ako ay taga-Tondo rin, marami po nga akong kamag-anak na nadamay din dyan. That's why I'm very determined na talaga pong tumulong dyan sa war on drugs na yan, Mr. Chair, against this ninja cops po. Kasi na-contaminate po nila halos ang buong Pilipinas. Itong modus nila ginaya dahil po pinagkakakitaan instead of really focusing on law enforcement. Talagang kinarir pa nila yung kumbaga halos dinaig pa nila yung drug lord. Double ang tama sa atin. Pinasasweldo ng tao, kumikita sa pamahalaan, pinagkakatiwalaan natin. Pag nahuli yung mga drug lord, mga pushers, sila naman yung magbebenta sa kalye. Tama po ba, Colonel Leonardo? Tama po kayo, Mr. Chair. So it's safe to say na kayo po bilang isang miyembro ng kapulisan ng lungsod ng Maynila, at the time, you were really mad. Talagang galit tayo sa mga narco cops at ninja cops. Tama po? Mr. Chair, determined to go against these people, very dangerous people. But of course, dahil determinado ako, payag po ako kahit na harapin sila, Mr. Chair. Is it true that during the time na narurung kayo, nagkaroon po ba kayo ng mga accomplishments para ma-neutralize itong mga narco cops or ninja cops na ito? During my time po kasi ay wala pa po yung intensified campaign against meron na po pero iba po yung program. So nung time na yon, yung iba namamayagpag pa po nung bago po ako umalis ng Tondo, Mr. Chair. Pero nung nagkaroon na po ng war on drugs,
would you say na isa po kayo sa mga tao na talagang who focused on eliminating o pagpapahinto ng mga aktibidades ng mga narco cops? In some ways, Mr. Chair. So, ano po ba ang nangyayari sa mga narco cops? Paano po natin sila napahinto? Dahil we all agree that narco cops are a menace to society. Oh, so, ano po ba ang ginawa ninyo sa kapasidad ninyo nung nasa lungsod kayo ng Maynila? And at the same time, nung napunta na po kayo sa on a higher level of service to the Philippine National Police during the war on drugs, paano nyo po napigilan o nahinto yung mga narco cops or so-called ninja cops? Nung pong nandun ako, we tried our very best to show them how to conduct operation against illegal drugs, which is the... Minahuli po ba kayong mga ninja cops? Nung time na yun, wala po. Wala po kayo nahuli? Nung time po na yun, before 2016. No, nung war on drugs na po, after 2016. Wala po ako sa posisyon doon na mag-conduct ng tactical operation, Mr. Chair. Pero sa pagkaalam niyo po, the war on drugs in general, may mga nahuli po at nahinto naman ang mga ninja cops na ito. Mr. Chair, wala na po akong balita sa mga narco ninja cops, Mr. Chair. Sige. Colonel Leonardo, yun lamang ang aking katanungan sa inyo because I really wanted to check kung ano po ang ginawa ninyo sa kapasidad ninyo and during the time na war on drugs. I know that these people are a menace to society. I just wanted to know how they were stopped in your capacity and during the war on drugs. So we weren't able to get a definitive answer, Mr. Chair. So that's my line of questioning for now. Thank you, Colonel Leonardo. Thank you, Congressman Junicio. Just a follow-up question sa tanong ni Congressman Junicio kay Colonel Leonardo. Colonel, dun ba sa mga areas where you were assigned, no? Would you still remember, would you know kung ilan po ang namatay doon na mga drug users or pushers? Mr. Chair, yun po... kasi po ang assignment ko sa Manila is up until July first week of July 2016 po, Mr. Chair. And ilan ang namatay under the area where you were supposed to be the commander? I'm not sure, Mr. Chair, kung may namatay nung ano, kasi very short period lang po ang assignment ko sa Tondo. But when I was in Pandakan, there was no incident that there was killed during the operation. What about ninja cops? How many cops have you identified as and considered as ninja cops in the area where you used to be assigned? Well, original ninja cops. There are this what we call the original ninja cops. They are less than 10, Mr. Chair. So, alimbawa po, sa Moriones, na assign kayo sa Moriones, would you still remember ilan ho ang pulis na ninyo doon sa Moriones? I think during that time, we have 300 plus policemen, Mr. Chair. And out of 300, Colonel Leonardo, ilan po ang considered to be ninja cops in that particular assignment of yours? So far, Mr. Chair, doon po sa... Tondo ay hindi po naka-assign ng mga ninja cops doon, Mr. Chair. Yung mga identified ko lamang po na less than 10. So wala kayong na-identify doon sa Moriones, sa Tondo na mga ninja cops? Wala po doon, Mr. Chair. Yung original ninja cops. I'm referring to the original ninja cops, Mr. Chair. Can you educate me? Ano yung ibig sabihin ng original ninja cops? Meron bang hybrid ninja cops? Meron bang original, meron bang fake ninja cops? Ito po kasing ninja cops, batches po ito that came from Manila Police District po talaga ang pinanggalingan nito, mga ito. Mm-hmm. And then they started at first doing some
yung parang cotton cups lang po, yung pong you know, they will arrest people and they some would plant some evidence so that they can mark them with the amount that a victim who could afford to give to them, Mr. Chair. So, in the area where you were assigned, prevalent po yung planting of evidence? In during my time, Mr. Chair, I think it was it already evolved in a more a bigger type of operation, Mr. Chair, by the Ninja Cup, Mr. Chair. So ito pong ito yung mga scalawags, no? What about yung mga nagre-recycle ng drugs, nanguhuli ang ebidensya, itatago ang kalahati, inire-recycle pabalik sa kalsada? Meron ho kayo na identify na ganun? Actually, through intelligence operations, marami po kaming na-identify, Mr. Chair. Meron ho ba kayo nakasuhan? I believe marami po nakasuhan ang mga region, Mr. Chair. And these are the cups na nagre-recycle ng drugs, ha? Ito yung Ninja Cups. Tama po, Mr. Chair. And meron din pong mga iba, Ninja Liit, Bolt-In, and Banketa Group, and other groups na... Halos gumaya na po dito sa mga Ninja Cups. So marami palang sistema ang trabaho na ginagawa ng mga scalawags. Prior 2016, Mr. Chair, marami po. So yung nabanggit mo kanina, Ninja Cups, ito yung nagre-recycle ng droga. Manguhuli, i-recycle. Ano ho yung isang binanggit nyo? Ninja Liit. Ninja Liit. Ano naman ho yung Ninja Liit? These are, ito po yung mga... ano din, mga group of rogue policemen that tend to follow the yung modus nung Ninja Cups, and they were able to learn from the Ninja Cups, original Ninja Cups. And since the Ninja Cups are aiming for a bigger haul, like for example 5 kilos up, yun po ang target ng Ninja Cups, so yung mga 1 kilo, 2 kilos, they won't really arrest that. But this Ninja Liit will now sila po ang huhuli ng maliliit, kaya po tinawag sila mga Ninja Liit, no? According to research, intel research po namin, Mr. Okay, ano pa ho yung isa? So may Ninja Cups, may Ninja Liit, ano pa ho iba? Meron din pong yung nabanggit nyo kanina, Banketa. Ano yung ibig sabihin ng Banketa, Banketa Cups? You know, ito pong mga Banketa group naman, they are policemen who will conduct anti-illegal drug operation, but will negotiate those arrested outside the office. Ito po yung mga binabaybast. Pagka may nahuli, binaybast, may ebidensya, kakausapin yung suspect, hihingi ng pera. Pag binayaran sila ng pera, pakakawalan nila. Tama po, Mr. Chair. Itatago nila ngayon yung ebidensya. Tama po, Mr. Chair. So yan yung Banketa Cups. So meron kang Ninja Cups, Ninja Liit, meron kang Banketa Cups. Ano pa yung iba? Meron din mga tinatawag kami na Bolt-In. Mga Bolt-In? Halos ganun din po. It's the same. You know, pagka nakakuha po sila ng information that there is meron pong target na drug personalities na uhulihin nila, and then mag-bolt-in po itong mga ito. Usually they are mga... Ganun din po, magkaka-badge din po. Then they will conduct the operation. Again, hindi po alam ng mga kanya-kanyang opisina nila, Mr. Chair. So in other words, Colonel, ang ibig mong sabihin, in spite of the fact that there was a strict order on the implementation of war on drugs, marami pa rin mga klase-klaseng mga iskalawags sa PNP na walang takot sa nag-utos na mag-implement ng war on drugs. Tama po ba yung ganong understanding? Yung po lahat na sinasabi ko ay before 2016 July. Nung war on drugs na po, nawala po lahat yung mga yon, Mr. Chair. Naubos po. So ibig sabihin, nawala na po, nalinis po. Ito mga different types of scalawags in the PNP, nawala yan nung 2016 nung in-implement yung war on drugs. Opo, yun po ang
in-insure ng buong PNP na makover sila sa operations po, yung double barrel po, Mr. Chair. Okay. In-implement po yung double barrel, no? Yung bubang mga pulis na, mga namatay, sila buba ang tinatawag na ninja cops, ninja liit, bangketa cops, at ito ba sila yung mga namatay na mga pulis? Sila ba ay kasama doon o kasapi doon sa grupong nabanggit nyo na mga scalawags? Regarding that, Mr. Chair, wala na po akong personal knowledge doon po sa I wouldn't know, Mr. Chair, because the region is the one in charge of implementing po yung OPLAN double barrel, Mr. Chair. Okay. Sige, salamat, Colonel Leonardo.